Hello, magandang araw sa atin mga ka-lifestyle. Once again, Mark Ka-Lifestyle nagbabalik. So for today's video, i-share ko sa inyo kung bakit bumababa ang ating revenue. So ano bang dahilan? Ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaganito ang ating revenue? So pero bago ang lahat mga ka-lifestyle, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please like, share, subscribe at pag-hit na rin yung notification bell lang sa gayon ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially dun sa mga may problema sa online lending application, bibigyan po natin yan ng solusyon. At saka ideas kung paano i-handle yung ganitong situation. So, tara, simulan natin. So, alam ko, hindi lang ako yung nakakapansin kung bakit bumababa yung aking revenue. So, ito yung kadalasan problema ng mga small YouTuber gaya ko. So, actually mga ka-lifestyle, normal lang po talaga sa atin yung pagbaba ng revenue hanggang $2. Hindi na po normal kung malaki na yung binabawas na revenue sa ating channel. Magtaka na kayo dahil sa totoo lang, meron po talaga maling nagawa sa iyong channel. So, sasabihin ko yung limang posibleng dahilan kung bakit bumababa yung ating revenue. So, unang-una mga ka-lifestyle ay yung spam viewers. So, kailan ba ito pumapasok? Yung spam viewers po mga ka-lifestyle, maniwala kayo sa hindi, meron po talagang spam viewers. Kasi, ito po yung spam viewers, ito po yung nakukuha po natin pag nag-upload po tayo ng madaling araw. So ito po yung nagsesend po ng mga message na hindi po natin maintindihan, nagsesend po ng mga malalaswang message. So yun po yung tinatawag na spam viewers, hindi naman po nanonood ng ating video. So pangalawa po mga ka-lifestyle ay invalid clicks. So ano ba yung invalid clicks? Ganun pa rin po, parang spam viewers pa din, umapasok lang sa ating video, Escape lang hanggang halos lahat ng video natin pinapasok. Pero matatawag po talagang invalid clicks yan mga ka-lifestyle. So pangatlo mga ka-lifestyle, yung copyright. So sa hindi po nakakaalam, pag may copyright po kayo mga ka-lifestyle, ibig sabihin po niyan, kahit monetize na kayo, may kahati po kayo sa revenue. Halimbawa yung video nyo is may copyright kahit konti lang, sabihin na natin yung video mo ay kumita po ng $10, so hati po kayo nun, take $5 po kayo. Yun yung ibig sabihin ng copyright. So pang-apat mga ka-lifestyle ay yung clickbait. So ano ba yung tinatawag na clickbait? Mababawasan yung revenue nyo mga ka-lifestyle. Halimbawa, maganda yung thumbnail nyo, so na-attract yung viewers. So i-click niya yan. Pag-click niya yan, sa kagustuhan niyang mapanood na yung video nyo, i-skip niya yung ads. Pero sa ganun pa, kahit ganun pa man mga ka-lifestyle, meron na kumikita pa rin naman po tayo. At kasi halimbawa, pag yung ads po is non-skippable, so meron po tayong ads na non-skippable, hindi niya po yan ma-skip, so mapipilitan po siyang tapusin or panoorin yung video mo. Ngayon, napunta na siya sa video mo pero hindi niya pala nagustuhan, so i-skip niya yan. So yun yung tinatawag na clickbait mga ka-lifestyle. Panglima mga ka-lifestyle ay yung panunood po natin ng video gamit ang sarili nating channel. So kahit sabihin na natin na nag-cleared watch history ka, invalid pa rin po yan mga ka-lifestyle. Madedetect po talaga yan ni YouTube. So yun yung limang posibleng dahilan kung bakit bumababa yung ating revenue. So pumunta naman tayo kung sa papaano pataasin at i-maintain yung ating revenue. So, papaano nga ba? Ganito yan mga ka-lifestyle.
Pag nagsiself-watch po tayo mga ka-lifestyle, ang pinakamaganda po natin gawin dapat is gumamit po tayo ng ibang IP address or ibang cellphone. Dapat yung cellphone na gagamitin natin hindi po doon nakalag-in yung ating main channel. So maniwala kayo sa hindi, hindi po yan madidetect ni YouTube kasi hindi po naka, kasi ibang IP address nga. So doon po tayo maglagay kahit 10 account doon na ilagay natin. Pero dapat tama yung proseso ng panonood natin para valid yung revenue na pumasok. So ano pa ba? So dapat po consistent yung pag-upload natin ng videos. Kung maaari, araw-araw po tayo mag-upload ng video. Dahil doon po, kahit papano, madadagdagan naman po yung viewers natin at saka revenue. Sabi nga ni Kung TV, hanggat may isang nanonood sa video mo, ipagpatuloy mo lang dahil balang araw dadami rin yan. So yun yung mga posibleng hindi natin napansin na dapat natin bigyan ng solusyon mga ka-lifestyle. So yun lang, dapat po consistent po yung pag-upload natin ng video dahil balang araw iaangat din tayo ni YouTube kasi nga consistent yung pag-upload natin. At most especially mga ka-lifestyle, dapat yung upload po nating video is quality at saka informative. Yun yung pinakamagandang technique talaga na dapat nating ilagay sa ating isipan at i-apply natin sa channel natin. Informative at saka makukuhaan talaga ng mga information, solution, ideas. Dahil small YouTuber lang tayo, kailangan nating gumapang at gumawa ng quality content ng mga videos para umagat sa mundo ng YouTube. So, yun lang. God bless sa ating lahat.